Magandang hapon, Pilipinas. Ito po ang Panahon TV. Nagpapatuloy yung pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa inilabas na Orange Rainfall Advisory ng PAGASA, makakaranas ng mga pag-ulan itong Bataan at Zambales. Doon sa mga nabanggit na lugar, may banta ng pagbaha dahil sa pag-ulan na tatagal ng 1 hanggang sa 3 oras mula kaninang alauna ng hapon. Yellow Warning Advisory naman yung nakataas dito sa Kamaynilaan sa probinsya ng Pampanga, Bulacan, Cavite at sa Rizal. Doon sa ating mga nabanggit na lugar, posible yung pagbaha, lalo na sa mga mababang lugar o kaya naman yung mga lugar na malapit sa ilog dahil yan sa mga pag-ulan na tatagal ng 3 oras. At ngayong araw naman ng Biyernes, sa mga pag-ulan ngayon nagpapatuloy, dulot yan ng habagat na dominante, partikular na dito sa may Luzon, umaabot yan hanggang sa may western section nitong Visayas. Sa mga susunod na oras, magpapatuloy yung katamtaman hanggang sa paminsanang malalakas na pag-ulan dito sa may western Visayas, probinsya nitong Pangasinan, Zambales, Bataan hanggang dito sa may bahagi nitong Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa may northern Palawan. Doon sa ating mga nabanggit na lugar, pinag-iingat yung mga residente dahil yung mga pag-ulan posible magdulot ng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. May hinahanggang sa katamtamang mga pag-ulan naman yung iiral dito sa atin sa Kamaynilaan hanggang dito sa may natitirang bahagi nitong Visayas at sa nalalabing bahagi nitong Luzon. Ito naman sa natitirang bahagi ng ating bansa, inaasahan natin yung pagkakaroon ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan pero may chance pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Samantala, dahil pa rin sa epekto ng habagat, nakataas ngayon yung gale warning, partikular yan dito sa may western seaboard nitong southern Luzon. Ibig sabihin, bawal munang pumalaot, lalong-lalo na yung mga may maliliit na sasakyang pandagat dahil maalon hanggang sa napakaalon yung posibleng maging lagay ng karagatan. Samantala, 2 low pressure areas naman no LPA yung nagpapalakas ngayon sa habagat. Batay nga dito sa 11 a.m. update ng PAGASA, yung LPA na kanina'y naandito sa may bahagi nitong Batanes ay tuluyan na ngang nakalabas ng ating boundary. Gayunman, isang panibagong low pressure area yung ating binabantayan, yan po ay nasa may hilaga nitong Luzon. Huli nga'y namataan sa layong 1,705 kilometers silangan nitong kasiguran sa may Aurora. Ayon sa PAGASA, inaasahang magiging ganap itong bagyo habang nasa labas ng ating boundary at palalakasin palalo yung epekto ng habagat. Sa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility, isang bagyo yung ating binabantayan. Sa ngayon, ito ay may pangalang Tropical Storm Concern at ayon sa PAGASA, huli ang namataan sa layong 3,490 kilometers east-northeast ng Batanes. Bagamat hindi papasok dito sa ating boundary, inaasahang patuloy nitong palalakasin yung pag-iral ng habagat, kaya naman patuloy na natin yung babantayan sa mga susunod na araw. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho, si Obama at ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag, para sa bansang kailangan magtanong, para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa puntong ito, tingnan naman natin yung nilalaman ng 3-day weather forecast ng PAGASA. Unahin natin dito sa City of Pines, inaasahan natin bukas itong maulap na kalangitan na magdadala ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Pagsapit itong araw ng Linggo hanggang sa araw ng Lunes, inaasahan natin magbabalik yung pagkakaroon ng mga monsoon rains. Ang temperatura, mababa pa rin yan, pagitan ng 15 at posibleng umabot lamang sa 19 degrees Celsius. Ito naman sa atin sa Metro Manila, inaasahan natin itong mga monsoon rains na tatagal hanggang sa araw ng Lunes. Dahil dyan yung temperatura natin, inaasahang aabot lamang yan sa 24 hanggang sa 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Metro Cebu, inaasahan natin sa susunod na 2 araw, pwedeng-pwedeng maglaba dahil generally, fair weather condition yung ating mararanasan. Pero sa pagsisimula ng isang panibagong Linggo, yan po ay sa araw ng Lunes, inaasahan natin yung temperatura pagitan ng 26 hanggang sa 30 degrees Celsius dahil na rin sa mga chance ng pag-ulan.
Sa bahagi naman itong Metro Davao, good weather condition itong ating inaasahan sa susunod na tatlong araw. Yung ating temperatura dahil dyan, bahagyaring mataas, pagitan ng 25 hanggang sa 34 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin dito sa may bahagi nitong Zamboanga City, good weather condition din hanggang sa araw ng Lunes at yung temperatura bahagya pa rin mataas, kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. Inaasahan natin posible ang umabot sa 33 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyong lahat.